Hello guys, magandang hapon sa ating lahat guys. Meron akong papakita sa inyo guys ha, ito. Itong sasakyan na to guys, ito yung aming mga minimente na sakyan. So, itong mga sakyan na to guys ay talaga namang gamit ng mga user ito. At talagang pag nagpatakutan na napakabilis. So, kung titingnan mo guys, sa tingin mo ba mabubuhay pa kaya nito yung ano, yung driver? Siyempre, sabihin natin hindi siguro sa bilis ng takbo, pero kung naka-seatbelt siya, posible siyang mabuhay. So, tingnan natin yung loob. Kung makita nyo, dikitan muna natin to kung ano na nangyari dito sa mga ano, sa mga makina. Yung makina niya, tingnan nyo. Kung makita nyo yung makina, talagang ang pakinabangan mo dito yung engine. Pero yung ibang part dito na sa taas, hindi na. So, yan. Tingnan nyo, guys. Yan. So, ito, kinuhaan ko to ng video para at least sa mga driver, aware sila na gumamit ng mga seatbelt kasi hindi natin alam kung kailan posibleng mangyayari aksidente, di ba? Kahit maingat tayo, pero kung talagang ano, nauras na talaga na maaksidente, wala tayong magawa. Pero dapat masuot nyo, lagi yung kanyang ano, yung protection, yung safety, yung belt nga, yung tinatawag natin. So tingnan natin guys yung loob nito para makita natin kung ano talaga ang ano, ang posibleng nangyari dito. Tingnan to ha. So ito ngayon yung sa driver. So kung napapansin nyo guys, yan. So pumutok yung airbag pati yung sa passenger side. Okay? So ito naman sa passenger. So pumutok din. So guys, ang ano nito guys, buhay ang may-ari nito kasi naka-seatbelt at saka walang mga blood na ano, yung dugo. So naka-seatbelt yung may-ari. Di ba? So nakikita nyo guys, gaano katindi yung bangga ano dito. Kasi ang takbo dito guys, kasi itong sakyan ito, tumatakbo po ito siya ng ano, kahit mga 200, ganun. O, mabilis ito. Yan. So, kung titignan nyo, yan, papakita ko sa inyo guys. Yan. So, sana, yung mga driver, mag-iingat, maglalagi nag-gumagamit ng seatbelt. Mabagal, mabilis, laging gumagamit. Iwas kay guys, ha. So, ito, pinakita ko lang sa inyo to. Kung titignan nyo to, yan, para makita lang guys, ha. So ito yung loob na sakyan. D-Max ito guys. Yan ang ganda. Yan o. Yan kung napapansin nyo, ipakita ko sa inyo. Yan o. Yan maganda ang ano nito guys. Yan o. Yan. Yan yung loob. Okay. So bago pa ito. Kung napapansin nyo, bago pa ito. Yan. So 6 months ago lang ka-release yung sakyan nito. Yan o. Grabe no. Yan siya guys. Makikita nyo yung loob. Yan o. Yan, so makikita nyo siya ang ano. Maganda itong ano, yung sakyan na ito, D-Max. Yan, ito yung nangyari sa gulong. Kung papansin nyo yan. Yan, tapos yung loob niya, mga parts niya talagang hindi na siya mapakinabangan yung parts. Transmission engine, yes, pakinabangan pa yan. So kita mo yung ano niya, oh, yun. Talagang matindi, no. So mag-iingat kayo guys, lagi kayo gumagamit ng seatbelt. Pinakikita ko lang to at least para eh hindi niyo makalimutan pag nakita niyo to, sabihin ah mag-seatbelt tayo, di ba? Kasi mahirap pag walang seatbelt ako. Yan, so makita niyo sakyan na to guys, pakita ko sa inyo yan oh. Yan yung sakyan na yan, oh. Yan. Yan. 2.5 TD intercooler, oh, di ba? Kita niyo. Isuzu D-Max. Yan. Yan siya guys. So, yun siya guys. So, ingat-ingat sa pagmamaneho. Tsaka yan o. No? Yan. Okay, so, dito naman tayo. Sa loob naman. So, ganun pa rin sa loob niyan. Itong mga parts ito, tingnan natin. Itong ano mga parts sira. Yun, exhaust, putol. Putol, yung mga air duct niya. Radiator, hindi na maano. Talagang itong tinatawag na total rick. So, yung color niya guys, yan, sira. Yan, so total rick talaga yung suspension niya. Kung napapansin nyo yan, suspension niya. At saka yung steering. Yung steering control, yan. Bumigay na, yan o guys, ikita nyo. Yan. Yun, so, medyo mahirap yan guys, tingin mo. Yan.
So, diba? Tindi yung pagkabangga. Total wreck talaga. So, buhay ang may-ari. Okay? So, kasi gumagamit siya ng seatbelt. So, ikukumpara nyo naman dito, guys, American car. Ito, tingnan nyo. Ang bilis din ng takbo nito, guys. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. American car to, ha. So, ayan. Silverado ito siya. 2017 model. Tingnan mo. Bangga. Ito naman, total loss na rin to. Hindi na to re-repair. So, total loss na to. Ikukumpara mo dito sa isa. Ayan. Parang pinitpit na ano. Parang pinitpit siya na lata, na Pepsi. Itong isa, ang pagkakaiba kasi guys, yung itong mapapansin nyo, bakit pagdating sa aksidente, mas patal yung sa Japanese car na sakyan kumpara sa American car. Kasi guys, ang materialis ng GMC, mas hindi hamak naman na makapal. Tingnan nyo guys, oh. Kung kukumpara mo to, tingnan mo guys, ang tigas nito, tingnan mo. Yan, kita mo? Hindi magalaw. Pero ito, tingnan mo guys, oh. Yan, oh. Yan. Yan. Parang malambot lang siya, 'di ba? Kumpara yung metal nito, ito matigas talaga. Yan, oh. Yan, sa mukha pa lang ng sasakyan matigas, yan, oh. So yung metal na ginagamit dito, guys, ano, talagang matindi. Tingnan mo yung bumper. Yan. Nakadikit pa rin. Pag manganitong aksidente na ganito, malakas ito. Yan, oh, tingnan mo. Kasi tingnan mo yung chassis nito, guys, kumpara diyan, oh, tingnan mo. Kita mo yung chassis na pinakita ko, yan, oh. Yung chassis, guys, ayan, oh. So, makita yung chassis niya, tingnan mo, yan. Ang lalaki, yan, oh, kita mo. Ikukumpara mo dito, tingnan mo, ang chassis niyan, di ba? Oh, maliit lang. Kukumpara siya, yan, oh. Pero dito talaga solid, tingnan mo. Yan, tingnan mo yung malaki na yan, yan, oh. Yun siya, yun ang chassis. Yan, so malaki talaga. Kita mo yung bumper nito, yan, oh. Matigas yan. Oh, yan. So, di ba? Hindi katulad ng Japanese, ang bumper plastic. So, malaki pagkakaiba, di ba? So, tingnan mo. Tapos ito, guys, meron pang ano to, meron pang sa side na airbag. Kung hindi ako nagkabali, yon. Meron pa yan, pero hindi naman inabot. So, kita nyo, guys. Yan. So, okay, guys. Paki-ano na lang sa channel ko. Baka ano na lang kasi update ko kayo sa mga ano, sa mga para ma-update kayo sa mga upload ko. Yan guys, tingnan guys, oh. So makikita nyo na guys, ha, kumpara nyo. Kaya lang, kukumpara naman guys dito sa Japanese at saka yung American car, dili hamak naman ang mahal nitong sakyan nito, di ba? So mahal, so kukumpara mo to. Ito siguro ngayon yung Silverado na sa mga 160 siguro. Ito wala naman sigurong ganun. Nasa mga ano lang siguro to, mga 110 siguro, or mga ano, mga 80 ang presyo. 80,000 real o compare sa 160. Tingnan mo to. Pero safety ka naman dito, guys, kasi mas matibay ang mga materialis nito. Okay guys, so maraming salamat sa panood sa video na to. God bless you all, guys. Sana mag-ingat kayo lagi sa pagmamaneho, and God bless you all. Bye-bye.